Kamusta, iBilibers? Usong-uso ngayon ang mga hologram sa sci-fi at superhero movies. O gusto niyo bang makita ng hologram ng ibang klaseng heroes? Ang Philippine Science Heritage Center sa DOST Complex, Bikutan, Taguig City ay lugar kung saan inilalagay at i-display ang achievements ng Pinoy scientists. Noong July 2019, binuksan nito ang isang exhibit at dito nga makikita ang mga hologram projections ng ating superheroes of science. Hello, Director Lumining. Hi! Hello, Chris. Hello, kamusta naman po? Mabuti naman! Ang hologram ay produkto ng photographic technique. Nire-record nito ang light scattered from an object. Saka ipinapakita ito in a way na mukhang three-dimensional. Naimbento ito noong 1962 ni Yuri Denisyuk sa Soviet Union at nina Emmett Leith and Juris Upatniks sa Michigan, USA. Para makagawa ng hologram ng isang tao o bagay, kailangan masinagan ng laser beam ito at isang recording medium gaya ng photographic film. Dapat meron ding clear environment para mag-intersect ang light beams. Pinaghihiwalay sa dalawang magkaparehong beam ang laser beam at pinapadaan sa mirrors. Yung unang beam o illumination beam ay nakatutok sa tao o bagay na kinokopya. May konting ilaw nito na nire-reflect ng object sa recording medium. Yung pangalawang beam o reference beam ay nakatutok naman sa recording medium. Pag intersect o salubong ng dalawang beam, nagkakaroon ng interference pattern. Ito yung naiimprenta, kumbaga, sa recording medium. Ang resulta, virtual 3D image ng original na tao o bagay. Welcome po sa tinatawag nating Salin Lahi, okay? Or officially known as Philippine Science Heritage Center. Okay, at itong mga holograms ito ay ito yung ating mga national scientists. Wow. Okay. We wanted this not just a field trip destination, pero gusto namin extension ito ng classroom. Mm. So, kaya kung napapansin mo, kahit hindi naman siya ganun kalakihan, parang extension ito ng classroom nila, kaya ang maximum number lang na pwedeng maka-experience ng museum, isang class size, which is about 40, or 30 to 40. Ang pinaka-challenge ng isang designer, no, tulad ko, is kung paano ibigay ang content sa publiko na hindi sila nabuboring. Niboring, yes. High-tech na talaga ang Pinoy science. Salamat ulit kay DOST NAST Director Luningning sa Marita Domingo at kay Architect Manolet Garcia na pasyal natin ang very inspiring na Salin Lahi Science Center. More power sa inyo at sa lahat ng sumusuporta sa science, gaya ng iBilib.